Hello mga panggayan, for today's recipe, ayan, naglard. Ayan, so ating recipe ngayon ay magluluto tayo ng ginisang alamang. Hindi yung binaguungan ha, ginisang alamang siya mga pangga. So yan yung ating mga basic recipe. Eh, napakasimple lang lutuin ito mga pangga. Siguro hindi pa ito aabot ng mga ilang minutes, mga 10 minutes. Basta napakasimple lang. So ayan, simulan na natin tignan ng ating mga recipe for today. Siyempre, yung ating recipe is yung ating alamang. Ayan, fresh alamang yan mga pangga, ha? Ayan, nahugasan na natin yan. Konti lang naman yung lulutuin natin dahil dalawa lang naman kami ng nanay ko yung kakain. So, yan, siyempre, meron tayong bawang, sibuyas, and also ang ating kamatis. At hindi mawawala yung ating black pepper ground. Ayan, gusto na niya sumuko, pero punong-puno pa rin siya. Meron din tayong oyster, ayan. Yung iba hindi naglalagay ng oyster, pero for today, try nating maglagay ng oyster. Masarap sana ito mga pangga kung may ampalaya, no? Kasi masarap siya paghahaluan siya ng ampalaya. Kaya lang wala kasi kaming ampalaya kayo, eh. Kaya ito na lang muna yung ating lulutuin na mga rekado mga pangga. So ayan, simulan na natin yung ating ginisang alamang with kamatis. Painit lang tayo ng oil bago yung kawali natin mga pangga. Kasi yung ating purple na kawali, parang gusto na siyang sumuko. Ayan. So, yan yung ating bagong kawali. Ayan. Say hi to the vlog. Say hi to the vlog. So, yan. Magpainit lang tayo ng mantika and then mag-isa na tayo ng ating pangmalakasang bawang at sibuyas. Alam ko itong kawali ko non-stick to eh. Kaya lang nilagyan ko pa rin siya ng mantika. Alam ko non-stick to. So ayan, medyo mainit na. Ayan. Gisa na natin yung ating sibuyas. Hinaan lang natin yung apoy. Ayan. So, napakasimple lang ang recipe natin for today. Ayan, yung ating bawang. So, hintayin lang natin mag-brown itong mga paraphernalias natin mga pangga. And then after that, sunod na natin yung ating kamatis. So, itong kawali yung mga pangga, no? Unang-una itong niluto. Alam ko non-stick to eh, pero nilagyan ko siya ng mantika. Parang hindi kasi ako masyadong ano na non-stick ako maglagay ng mantika. So yan, medyo brown na yung ating mga paraphernalias. Isunod na natin yung ating kamatis. So hintayin lang natin maluto yung kamatis mga pangga. Konti lang yung kamatis no, kasi wala akong ibang kamatis. Ayan. So medyo malata na yung kamatis natin. Tsaka natin ilalagay yung ating alamang. So, simple lang talaga yung ating recipe for today. And talagang budget-friendly. So, hintayin lang natin malata yung ating kamatis. Ayan. Okay, pag medyo malata na yung kamatis natin, pwede na natin ilagay yung ating alamang. So, yung alamang mga pangga, no, may vlog din ako na binagoongan. Parang bagoong yung vlog ko. So, iba to, fresh na alamang to mga pangga. Pwede rin to siyang gawing ano yung bagoong. Pero for today, ginisa muna. So ayan, medyo okay na yung ating kamatis mga pangga. Pwede na nating ilagay yung ating pangmalakasang alamang. Ayan. So gisa-gisahin lang natin to siya. And then mamaya, lalagyan natin siya ng konting water. And para medyo hindi naman siya ganun katuyo. Kasi pangit din pag sobrang tuyo. So, ayan.
Pag medyo mag-ano-ano na siya, mag-brown-brown, hinaan lang natin yung apoy natin. Medyo heat lang. Tapos, lagyan natin siya ng water. Water mo. Guro, tansya-tansya lang yung tubig, mga pangganon. Depende sa inyo. Kung gusto niyo yung parang nilaga. O tinola. Konti-konti lang, mga pangganon. Yung parang medyo ma-ano lang siya na kukulo ba? Pag kumulo na siya, mga pangga, tsaka na natin siya titimplahan. Ayan. Masarap sana ito, mga pangga, kung may ampalaya. Wala kasi tayong ampalaya for today. Ito lang yung nakita ko sa aming ref. Ayan. So, yan, papakuluin lang natin siya, mga pangga. And tsaka natin siya timplahan, mga pangga. So, pakuluin na natin. Yan. So, yan mga panggano, nakulo-kulo na yung ating recipe for today. Ayan, haluin natin. After that, pwede na tayong maglagay ng ating mga pampalasa. So, unahin natin yung ating oyster sauce. So, nilagyan ko siya ng oyster sauce, mga pangga, kasi wala lang. Try lang natin kung anong magiging lasa niya pagka may oyster sauce. Ayan. Ayan. Tapos, lagay tayo ng black pepper. Ayan, black pepper. Pampawala ng langsa. After nyan, maglagay din tayo ng, instead of magic sarap, try nating maglagay ng ginisa mix, 5 pesos. Ginisa mix. Ayan. So, napakasimple lang talaga, no? As in, hindi ka talaga, pwede mo siyang pikitan. Tikman natin. So, syempre, lagyan din natin ng konting asin. Konti lang naman, mga pangga. Huwag yung sobrang dami. Siguro mga half teaspoon. So, medyo masabaw siya. No? Sarap talaga ito sana, mga pangga. Pwede rin siguro upo. Lagyan natin siya ng upo, no? Pero bet ko talaga dapat yung ano, yung ampalaya. So ayan, napakasimple lang ng ating recipe and then pakuluan lang natin siya ng mga 2 minutes. So ayan, after 2 minutes, ayan, kumukulo-kulo na siya, mga pangga. Ayan, medyo masabaw siya, no? Ayan, masarap. Yung iba nito, gumuluto. Nagluluto yung tuyot. Ako naman, ayoko ng tuyot. Medyo masabaw lang konti. So, ayan! Luto na yung ating recipe for today. Tikman muna natin, taste test natin, ha? Kung luto na ba talaga? Ayan, mga pangga, no? Luto na yung ating ginisang alamang. So, ayan, napakasimple lang ang ating recipe for today, mga panggano. Sana nasundan nyo yung ating recipe for today's video. And sana, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa YouTube channel ko, ayan, please do subscribe to my YouTube channel, Panggaming Guy, and hit the notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, ayan, patayin na natin. So, ayan, mga pangga, thank you for watching. Bye! Ayan, na-plating na natin, mga pangga. Ayan. Napakasarap ng ating recipe for today. Ayan, sana nasundan nyo at sana gawin nyo to sa bahay. See you na, mga pangga. Bye-bye ulit!